usual rotation, didikit lang dito, of course, si Minotaur sa Harit. Ang pinakamahirap dito is yung labanan na ito ng execution. Mm-hmm. Labanan na ito ng execution kung paano mo papasok yung Fury, penalty zone, sa Shaman Force. Sa, skill para, after skill. Wombo combo talaga yun. Sa pin is the key the execution lang dito kung paano nila magagawa. And of course, yung El Clasico move, El Clasico lineup coming from the Suns Park. Kanino ka? Sa akin dito, rotation wise, fan kasi ako ng Harit eh. Mas ano ako sa Harit eh. Pero sa Grot and Lunox, though Lunox medyo na out of meta siya. Mm. If they actually win the early stages of the game, I think I'll gonna go for Sunspark. Okay, so anyway, pakilala ko muna dito. Para sa blue side, we have Sunspark. Ang gagamit naman ng Joe is Rafflesia. Carry para kay Rencio. Fusa kayo naman ang kanyang Grot. JP para sa kanyang Lunox. And of course, KLVJ Fighter, ang kanyang Martis. Kanyang Martis nga naman. Pero si Sire, gagamit naman dito ng Teresla Pakbet. Siyempre dito, gagamit ng mage natin, the May para dito sa kanyang Tamu, Zapnu, Granger, Chaknu. We're gonna be using the Mentor. Pero dito si Pakbet, medyo low on life na siya dito. Inahabol pa rin siya dito with a flicker in. Ma-first blood ka, kaya siya dito ni KLVJ. Mukhang na-first blood dito, pero makakaligtas ba? Hindi ka makakaligtas. One for one exchange, pero in favor of Sunspark. Kasi naka-ano siya dito, naka-bounty. Yes. So automatic. I think that's a slight win coming para dun sa Sunspark. I mean, kay KLVJ. KLVJ, pero tignan natin dito. Uy! Namatay dito si Grak, ha? Si Fusak ay nahimatay sa tabi ng damuhan dito. Yeah. Hindi natin nakita dito. Pero bumabalik na ang medyo, ano lang, tamang exchange lang. Tamang exchange lang. Nakuha na tayo ng first blood. Pero kuha na naman natin sila ng dalawang hero. Exactly. Pero as you can see dito, yung ano natin, kung makikita mo, Prof. Bia, yung Lunox natin, hindi siya nakasabay in regards with the rotation. Mm-hmm. Kung bagay, one of the reasons kung bakit hindi na rin siya masyado napipick kasi hindi na ganun kabilis yung wave clear niya. Tama, kung, baga, kung isipin mo, hindi siya nakaabot sa either of the crab. Pero gusto ko yung pinapakita ni KLVJ na medyo nababasa niya, alam niya yung talagang galaw sa offlane. Eh. Yes. Sa early, sinalubong niya, sabi niya, lamang ako dito, meron ako dito. It's experience-wise talaga playing the offlane position. Mukhang kailangan talaga. Pero ito, dito, papasok na sila Fusaken, pero makakaharap pa yan dito. Pero Pakbet! Nilagyan na yung Chuck Black kay Pakbet na mamamatay nga na siya dito. Fusaken! Fusaken, low on life, so nang susunod. Dalawa, JP! JP nga naman talaga, pero makakatakas, pero wala siya ditong mana. Wala siya ditong mana. Tignan natin kung itinadhana siyang mamamatay dito. Kamang, KLVJ coming from KLVJ. Medyo naipit ka, Kiel! Mali ka ng pinasukan na liga. It's already 1-for-none exchange in favor of Exec. Ang tagal nila naglaban doon. Actually, 1-for-1. Pero yun na nga ba dito? Rafflesia, medyo low on life siya dito. Papasok. Bang! Penalty zone sa tatlo. Pero makakahuli ba yata sila dito. Tatakbo with a flicker in pa dito si Siren. Pero wala na siyang mana just to back it off. Out na muna dito, pero still Zapnu, tamang Rhapsody lag dito. Ang sakit ng damage. Ang kati, pero pumapalag naman daw si Regio. Nakipagsayawan eh. Oo. Ang mahirap dito kasi yung paano yung sidestep dito eh. And one direction lang dito yung bira ni ano eh, ni Granger. Maganda to, wax in, wax out, kung paano mo iiwasan. Alam nila kung paano lalaruin etong Granger against this carry. Yes, yes, definitely. Pero dito nga natin, sobrang action-packed ng laban natin dito. Though, lamang ng dalawang kill dito yung execration, pero hindi nalalayo yung farm ng bawat isa. And it's all about the rotation na mangyayari dito from execration. Tinan mo yung setup dito ng Sunspark. Sabi nila, pre, iikot to dito. I-setup na natin ang apat dito. Paunahan na natin. Nakaposition na ang buong Sunspark. Iko-contest ba ito ni Harit, mga sir? Lalapagan na penalty zone. Nakaredy na dito. Eto na, sinasabi natin. Penalty zone para lang sa wala dito. Shaman Force, nilapag! Nilapag nga naman yung Zaman Force dito ni Pakbet, left and right with a chrono dash, mamamatay pa sila May! Dito. Si May nga naman, low on life, pero nasususpend pa rin naman niya, pero yung carry uubos sa kanila. Way of the Dragon! Way of the Dragon, may sipang malupet, pero si Pakbet ay mamamatay. Namatay din dito, pahay, kataya nangyayari. JP trying to sustain, pero huli na ang lahat. That is a double kill coming from Sire. Kino, bayad na bayad dito yung wave. Mm! Pinagbababaril dito, Death Sonata, coming from Zapnu. Yes. Sakit nun, boom, ubos. Definitely, they somehow lost doon sa part na yun. Pero para sa akin, though namatay dito si Pakbet, mm-hmm. They actually took the turtle. The turtle, yun yes. Yung malaking bagay kung bakit medyo nag-dish out ng malaking damage doon yung Harit. Oh. Tama. Maganda yung pagkuha nila dito sa turtle. Eto na naman, penalty zone. Hindi kami nagtitipid dito ng skill. Rafflesia trying to counter. Gusto niya kunin ng power tower dito. And from the backline. From the backline, makakatakas dito si Kari. Pero may susunod pa nga yata. Disengage na muna dito yung execution. It's all about how they hold the lanes. Kung iisipin mo dito, Propi, walang nababasag na tore. It's kill after kill after kill. Ooh! Tinasok dun sa tore, sabay paglabas sa tore, flicker in, sabay saksak sa batok.
patay si Zapnu against KLBJ. Hindi ka pwede makipaglaro ng biruan dito kay KLBJ. Bawal kang magbiro talaga. Guguntingin ka dito ni KLBJ and still 1-1 naman ng, hindi, 1-0 pala in terms of objective tower for the side of Execration. JP, medyo nag-iisa si JP dito. Unusual yan, a mage having a solo or walang nag-aalaga sa kanya, unusual dyan. Pero I think this is only a setup. Sabi nila, pre, walang kasama si JP dito. Pwede natin gawin to. They try to go in dito kay Chakdu. And lalabas si Chakdu lahat ng pwedeng lumabas na hero. This is only a setup. I think, tinan mo, galing sa gitna, Terisla and Harry, tinatakbo na. May range dito si Chakdu. Ayan na, range na naman dito, Chakdu. Oh, Fury! Fury na naman dito, sabay orb ang kanila Lunok. Sir, napakagandang setup, penalty zone, Shaman Force! Shaman Force, sabay susunod, Pakbe, humahabol pa rito. Well, wild charge munang patakas dito si sa akin. Pero si Pakbet hindi siya magbabako. Rhapsody nga naman pero tatakas na daw. Makakapag-disengage na yung buong Sunspark pero mababasag naman yung tier 1 inhibitor turret nila dito. It's only a setup coming from Execration yet Sunspark pull it off. Sabi na pre, misposition tayo, out na muna tayo, wag na natin pilitin yan. Yes. Sabi natin, pag hindi kaya, wag natin pilitin. Exactly. But there's somehow a part doon, pero oh! The Way of the Dragon na may sipa kay Sire, masyado kang mababang makuna, pero makakapag-tang! Pero execution strike, but not enough para i-sustain yung buhay niya rito. And that's the first kill para sa Terisla natin on this game. Ayan ang sinasabi natin dito. Chuck Black! Tamang Chuck Black, hindi. Black lang yon. Black lang yon. Coming from, ano, Fusak Black. Fusak Black. Yes. It's Fusak. That's correct. Coming pero ito, good Black. Para sa akin dito, ay mag-off or guard, medyo mababa yung buhay dito ng Fusak. Will they be able to contest pa rito? Okay. I think so. Kailangan nila i-contest dito. Walang gusto magbigay pa dito. Kahit konti lang. There you go. Pagong goes to Sunspark. Alam na natin, sabi niya, pero kakakuha lang namin dito na isang maigip. Tuluyan na natin itong pagong. Mas matmingin yes. Pwede na natin tuluyan. Still, I want a pressure sa top lane. Tinan mo naman. Kiel, masyadong malalim, trying to out na muna ba dito. Ginugulo lang yan. Sabi pre, mag-isa ako dito. Nilalansilan silang dito. And mind you, ha, yung ganyan-ganyan ng Execration, nagre-react sila, yung spacing para kay Renzo ang kanilang carry, nangyayari na. Yes, exactly. So, they're actually trying to speed, pero dito na dragon. Naman, may sipa na naman kaagad dito. Bang! And another kill para sa ating Terisla, pero dito sa may bandang bottom lane, yung Tamos natin, humahabol-habol sa carry, masyadong ang makate, pero hindi niya pa rin kayang patayin dito yung carry. Meanwhile, onto the top lane. Onto the top lane, tamang chill na naman dito, sabi, sige pre, alagaan mo dyan si Renzo, i-block mo dyan, Tams, kami na bahala dito sa torre, focus naman tayo sa objective, humahabol na, eto na, counter-initiate, Chakdu, tamang zone out lang dito. In terms of objective tower, lamang ang Execration, 3-0. Pero, sa kills din pala. Kailangan makabalik dito ng Sunspark. Kailangan na pag-usapan. Hindi maganda yung spacing na binibigay kay Kari. Yes. Pero hindi rin siya makapush kasi nga yung clear way potential niya, single target lang. Exactly. Pero kung iisipin mo rito, siguro pag-usapan na natin dito na medyo magkakaroon tayo ng stalemate, pero mamaya na yan. Kill VJ, flicker out, pero makakatakas nga kaya, but danger gonna get down. Zapnu rito, hahabulin dito nila Fusaken, pero mag-back out na muna sila and Chakdu will try to break, pero dito mamamatay si Sire. Mukhang mamamatay si Sire, pero pinagtatanggol siya dito ni Pakbet. Don't touch my friend, my sir. Rafflesia will bail out na muna dito. Still, they want to pressure. Sabi niya, pre, wala pang setup dito. Two man down na naman para sa side ng tropa nating Sunspark, trying to set up ang kanyang Fury. Zone out, alam nila threat ito, wag na natin pag ano, out na muna tayo, bigyan na natin first tower kasi nasa gitna si Chakdu, pwedeng anytime tumalon yan. Still, pressure is up. Uy, grabe naman pagpapotok dito, bomba kaming from Zapno. Exactly. Pero kung iisipin mo dito po, Prof. Bia, it's all about the Harit na ngayon. Kumbaga, nandun na, medyo nabuo na nung Harit yung sustainability niya na hindi siya basta-basta nababurst down dito. Tama, diba? Tama. Ang hirap na pasukin dito ng Harit kasi papalagat siya dito sa item niya ngayon. Medyo hindi maganda yung early ni Pakbet, pero coming here onto the middle game, medyo nababawi niya na yung rhythm ng laro niya. Tamang, proper arsenal lang. Proper arsenal nga naman, pero dito si May sinusubukang basagin yung bottom lane. Ayan na, tamang chill na muna for both sides. Still, gustong-gusto ko yung laging kinokontest ni KLVJ, yung mga gumugustong pumugak. Yung mga suma-side lanes, push dito. Pero ito, Sire, Way of the Dragon, alley-hoop combination coming from tropa natin, Sunspark. Now, Sire is down. JP naman, mamamatay naman para sa side ng tropa natin, Sunspark. Still, they want to contest. Fusaken might go down. Susundan pa ata. Susundan pa nga yata. Pero dito, tumitira si Karis may bandang gilid. Pero nandito na, dalawa ang patay sa side ng Sunspark. Kaya ba nilang depensahan yung aggression na pinapakita ng Execration? And tamang disiplina muna tayo dito. And they might potentially take the Lord right now. Yun ang kailangan nila dito, kailangan nila i-capitalize na wala ang dalawa, wala ang frontline, kunin na natin itong Lord. That's a good call
para sa side ng Execration. Now, Sans Park, kailangan nila pag-usapan dito na, Renzo, pre, magte-10 minutes na. Well, definitely, Renzo is actually having a good form as well. Hindi pa siya namamatay dito. It just so happened na wala lang silang specific target. Most of the time, nasisipa ni Raflicia dito is the Terizla. The Terizla. Yes. Pero that's a good setup. As long as nakaka-setup sila dito. Pero ito, Chuck, no, medyo nakakadelikado ba dito? Sisipa, hindi. Out na muna. Alam nila ka, immortality, sabi niya. Pre, sayang kung mag-i-invest tayo dito ng mga resources or skills. Sabi, mabubuhay lang dito. And although hindi siya makakapagbitaw dito ng Fury. Ayan na. Lord is on the top lane. Kailangan nila pag-usapan dito. Salubungin na ba tong Lord or trying to protect the, at least yung kanilang mga natitirang tore dito. All pressure map control nasa side ng Execration. Kalamangan, it's only like around the 8,000. Pero dito may sipang magaganap. Patay dito si Zapdu. Makakabawi nga kaya dito yung Execration. Si Mei medyo nasa ilalim ng tore. Wild charge! Wild charge na naman dito. Muntikan lang pero hindi sapat. Lord pa rin. Buhay na buhay sa top lane. Hakbang kaluwat kanan dito. Pressure naman ang pinapakita. Look at Pakbet. Chill lang siya. Sabi niya, sasamahan ko itong Lord. Tropa ko ito eh. Hindi, nagbago isip ko. Babalik ako dito sa middle lane. Protecting the Lord. Ginugulo-gulo lang nila dito para tumagal ang buhay ni Lord. Burst naman ang pinapakita ng Sunspark dito. Kailangan nila, let's put this Lord down. Kapalit naman, Tore dito sa middle lane. Now, ito yung pinakamahirap na position ng Sans Spark as of now. Look at the tower. 6-0 all outer towers. Yes. Wala na ang Sans Spark. Wala pa silang nababasag para sa side nila. Exactly. Wala pang nababasag dito yung Sans Spark. But they did make a good decision trying to get doon kay Zapnu. Oh. Yun yung isa sa mga thing na dapat na mahuli ni Raflicia. It's all about the Granger at least. Mm. Or kung kaya, it's the Harit. Oh, kung kaya, it's the Harit. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, i-burst dito si Harit, gawin na natin. Exactly. Ang pinaka magiging problema. Pero may clash dito. Paano nila gagawin? Ito na nga ang clash with the dash natin. Zapnu going in, mga sir. Tamang focus Raflicia. Fire. Raflicia medyo low on health pero disengage na muna. Sabi niya, pre, shutdown muna natin to. Pre, pag-bait, shutdown muna natin itong blue. Tapos ako na bahala mag-pressure dito sa bottom pressure lane. Pressure na ka, pre. Pero dito, papasok na yata. Ayaw na yata maghintay na Execration. KLBJ! Low on life dito. Bang! Papasok na dito si Pakbet with a Zaman Force. Fusaken dito, medyo delikado. Fusaken is down. Chaknu na naman nagdabog dito sa dalawa. Medyo delikado dito si May. Nakikipaglaro dito. Siya may apoy, pero siya ang sinusunog dito. Focus fire. Chaknu! Kaya pumapalakpak na buong Execration. Apat medyo delikado dito. Apat ang patay. Kapalit ay isa. Mukhang this is it. This might cost them again. Kita naman sa Japan Wars. That's gonna be a big wipe out na naman. And it's a maniac. Si Zapnu po ay maniac ang nangyari dito. Nagkamanyakan nga dito. Gamit dito ng Granger na si Zapnu. Grabe yung positioning.